Gitarista. So ngayon, papakita ko sa inyo or ituturo ko sa inyo kung paano tugtugin yung kantang Giang by Razorback. And syempre, before we start, please make sure to click that subscribe button and that notification bell na rin. Sa notification bell, pakiselect nyo yung all para naman ma-notify kayo doon sa mga bagong videos na i-upload ko. And also, hingin ko rin yung support nyo na please subscribe nyo yung YouTube channel nung band ko na Last Days of December. Ito yung YouTube channel namin. Okay, so paki-support din yung band ko na yan. So ngayon, let's zoom in and start. Alright, so start tayo sa intro. So sa intro, kung mapapansin nyo, nagsasalitan yung left and right speakers. But I believe na Guitar One lang yung gumagawa nun. So ginawa lang nila ng style doon sa pagsasalitan ng speakers. So start tayo sa open fifth string. Or A. Then next, sa 4th, 3rd, and 2nd string, 5th fret. Then hammer on mo sa 7th fret. Then balik sa 5th fret. So, explain ko lang tong chords na to. Itong chords na to ay C. Dahil galing dito sa C na A sharp. Kinuha lang niya yung triad. So, C, hammer on sa D, then balik sa C. So, ganito siya. Then, ulitin mo siya. Then, open 5th string ulit. Next is 4th string, 7th fret, together with the 3rd string, 9th fret. For A. Open 5th string ulit, then balik sa D, then C, D, and C. So buuin natin ng mabagal. Ulitin natin. Okay, so yung intro na yun, gagawin mo siya 4 times before nung beat nung drums. Then, pagpasok nung drums and nung together with the bass na, gagawin mo ulit siya, same lang, 2 times. Papasok na yung verse. So, sa verse tayo. Sa verse, same lang din. So, wala ka nang ibang gagawin kundi parehas nung intro. Gagawin mo siya 4 times. Okay, so sa chorus tayo. So sa chorus, magkaiba yung ginagawa nung guitar 1 and guitar 2.
So, dun muna tayo sa guitar 2. Sa guitar 2, ang ginagawa niya ay nagko-chord siya, power chord siya ng A, then C, D, G. So, ganito siya. Ganyan yung konting groove. Next, fifth string, fifth fret, hammer on sa seventh fret, then fourth string, fifth fret, then fifth string, seventh fret, third string, fifth fret, and fourth string, seventh fret. So ganito siya. Subuhin natin. Okay. So kasabay niya yung guitar 1. Ginagawa ng guitar 1 is parang yung intro and verse natin. So, nag-hammer on lang siya dito sa C and D. So, sa una, meron siyang open fifth string, yung A. Pag nag-C yung guitar 2, ganito siya. Then, mag-D yung guitar 2, ganito siya. After that, sasabay na siya doon sa G na power chord. And yung gantong ginagawa. Sabay na siya ron. So, ganito siya. Or kung sa banda nyo, magja-jam kayo, isang guitar lang yung ginagamit, pwede mong lagyan nung ginagawa nung guitar 2. Kahit yung mga root note lang niya. So, sa A, then C, D, then G. Okay. So, after ng chorus, gagawin ulit natin yung pattern ng intro and verse before the second verse. This time with fill-in do sa huli. So, ganito siya. So, dadagdagan nyo lang nito. Dito sa third string, seventh fret, i-bend nyo siya. Then, balik nyo. Then, 3rd string, 5th fret. 4th string, 7th fret. 4th string, 5th fret. And, 4th string, 7th fret. So, from here. Balik doon. Second verse na. Okay, so sa second verse na. So, syempre, same pattern pa rin siya nung ginawa natin before sa intro. So, doon sa dulo ng second verse, meron din siyang fill-in na ganito. So, dito siya sa 3rd string, 7th fret, bend nyo siya, then 3rd string, 5th fret, 4th string, 5th fret, 4th string, 7th fret. So, ganito siya from dun sa dulo.
second course na. Okay, dun sa second course tayo, parehas din siya nung ginawa sa first course. But this time, extended siya. So, dodoblihin nyo lang din siya. So, magiging 4 times yung pattern na ginawa natin instead of 2 times. Okay, so after nung second chorus, doon na tayo sa ad-lib or sa guitar solo, sa lead. So, sa guitar solo tayo. First, papakita ko muna sa inyo kung paano ginawa yung rhythm part ng guitar solo. So, sa guitar solo, dalawang pattern yung rhythm part doon. So, yung first pattern, ganito siya. Sa E, then, 5th string, 7th fret, 5th string, 5th fret, balik sa 7th fret, then 5th string pa rin, 4th fret, then 5th fret, balik sa 4th fret, then sa 6th string, 5th fret, then 3rd fret, balik sa 5th fret, balik sa 3rd fret, bend, tapos E ulit. So, ganito siya. Ikot ulit, doon ulit. But this time, yung 6th string, ganito siya. 6th string, 5th fret, 6th string, 3rd fret, then punta sa 4th string, 7th fret, slide nyo, then 4th string, 5th fret. So ganito siya. So buuin natin. Then yung second pattern nung guitar solo. So ganito siya sa A, then 6th string, 3rd fret, then A ulit, then G ulit dito sa 6th string, 3rd fret, then A ulit, then D power chord, and C, balik sa D, balik sa C. So, yun siya. So, by the way, bago ko makalimutan, yung ginawa natin doon sa rhythm part na yon nung guitar solo, yung second part, yun din yung ginagawa nung guitar 2 during the verse. So, habang naggaganto siya. Habang naggaganon yung guitar 1, yung guitar 2, ganito siya. Okay. So, after nung guitar solo, doon na tayo sa third verse. So, syempre, doon sa third verse, gagawin nyo lang din kung ano yung ginawa nyo sa verse 1 and verse 2. So, after ng verse 3, talo na tayo doon sa chorus. Third chorus na. So, sa third chorus, tulad nung ginawa nyo doon sa second chorus na in-extend nyo lang siya, so parang dinoble nyo lang yung pattern, this time sa third chorus, gagawin nyo siyang tatlong pattern. So, dalawang beses nyo siya uulitin. So, parang magiging 3 sets siya. Pero dito sa third chorus,
yung guitar one after nung first set, which is yung katulad nung first chorus, after nun, nag-guitar solo na rin siya. So, ang ginawa niya ron is kung ano yung scale ng A minor pentatonic. So, para sa akin, mas maganda kung kayo na yung mag-fill in nung guitar solo na yun. So, basta yun, nasa A minor pentatonic siya. So, after ng third chorus, sa outro na tayo. So, sa outro, ganda yung ginawa niya. Yung pattern din kanina, but this time, sa mga root note, may konting pause na gagawin. So, ganun din. Yun yung pattern na yun. A, C, D, then G. Then, after that, dito sa 5th string, slide nyo from 5th fret to 7th fret. Then 4th string, 5th fret. Then 4th string, 7th fret. 3rd string, 5th fret. Dalawang beses siya. Then balik sa 4th string, 7th fret. Then, pwede nyo nang improvise yung A minor pentatonic. Or, lagyan nyo nung blues note. Ito, or ito. So, ganito. So, kung nandun na naman kayo sa A minor pentatonic, madali nyo nang masisipra kung ano yung exact note na ginawa niya. Pero, mas para sa akin, mas okay pa rin na mag-improvise kayo dun sa outro na ginawa niya. Dun sa, nandun din naman yun sa A minor pentatonic. Or, pwede nyo mas i-extend pa. Alright, so yun na lahat. So sa tingin ko, madali nyo namang mabubuo itong kantang to dahil may mga pattern nga tayong ginawa na halos pa ulit-ulit lang. So kung may pagkakaiba man, konti lang. So I recommend na habang binubuo nyo itong kantang to, pinakikinggan nyo yung kanta habang pinapanood nyo itong video na to. So parang step by step talaga yung gagawin nyo para talagang makuha nyo yung mga exact note na ginawa nila. Lalo na doon sa outro. Pero, I recommend pa rin na doon sa outro, mag-improvise kayo para mas maganda kasi kung habaan nyo yung ginawang lead doon para mas astig yung dating. Diba? That's why hindi ko tinuro yung exact note na ginawa niya para malaro nyo doon, malaro nyo yung A minor pentatonic. Mas maganda sa tenga. Blues. Ayan, blues ng dating. So, doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, I'm inviting you to please click that subscribe button and hit that notification bell. And mag-request lang kayo. Ilagay nyo doon sa comment section. And gagawin natin. So, yun lang. Okay. Alright.